Gomba sa labas, load na ningi. Pero again, again we're promoting responsible gaming. Yappy. So para sa mga student players natin diyan, timingan niyo. Lagay niyo sa tama yung paglalaro niyo. By the way, ha, sa mga viewers natin, itong mga professional players natin, kaya po sila nakarating diyan ay hindi dahil sa sobrang addict nila maglaro. Again, they're very, very capable of balancing life. Correct. Okay. Correct. Yeah. Yes. Balancing life, joining tournaments. Physically fit, diba? Oh, physically fit. Oh, kita mo naman, diba? Natutulog ng tama. Oh, proper hygiene. Lahat po yan, guys. So, yun na po. As we are now actually going to the second game. And again, babalik tayo kay Shinbu sa ating drafting phase. Ito na nga. On to the technical side of things. Mapapansin mo, paring Manji, na inalis na si Grock dito ng STIE Olympians. The interesting part is they're also removing the Minotaur. They really want to make the front line here. Yes. Like Squisher, the available front line para sa laro natin. Habang inalis naman ng Emperors, Hari tsaka Lunox, yung backline naman, yung Hapdi ang ayaw ni Hapdi. Kumbaga napansin ng STIE Olympians na parang ang galing ni na... ni na paring Mr. V at ni paring Cram dito mag-zone out, mag-box out. Tatanggalan kaya natin ang mga ganong hero. Mga sentro, no? Oo, mga sentro. So, medyo on a, ang pinili naman nila ngayon sa red team, Happy Feet Emperors, going for the Akai, the Panda, and the Tamus na hindi ganon kalakas yung box out. Yeah, hindi ganon kalakas yung box out. Kumbaga, pag tinignan nyo po yung red side, yung mukhang Panda dyan, yung Akai na yan, meron niyang malakas na ultimate, kaya lagi siya pinipili. The Yuri Indans. Yung kasunod niya, yung nakasunod niya na parang may sungay-sungay, no? No, parang ano, tropa ni Sauron. Ano yan, malakas yan makipag one-on-one. Yes. Pero ito naman, sa side ng STIE Olympian, sa blue side po, you have Joe here, yung Pogi. No? Yung Pogi. Si Bruce Lee. So basically siya si Bruce Lee. Bruce Lee rin po ang galaw. Like para i-describe 'yon, no? Para i-describe yung playstyle ng ano ng Chow na yan, Bruce Lee po talaga. Oh, so, kumokombo, nagwawalis pa. Sumisipa. Ang tawag po sa skin niya, the Way of the Dragon. Oh, di ba? So ayun. So ngayon ito, nakuha na nila ulit si Kaja, ngayon yung may hila. Okay. May Shinbu. So, ngayon pinili pa dito ng side ng STIE Olympians si paring Leomord. Ito po yung may kabayo kanina. Yeah. So, isa po sa mga skill ni Leomord na kapag sinamon niya yung kanyang kabayo, di ba? Kabayo, let's go! Bibilis yung takbo niya, Kuya Shinbu. Yes, very interesting, paring Manjin. We will have a sub, actually. Nawala si paring Tan kanina. Tan is actually using the Selena earlier. Oo nga. At hindi na natin nakita ngayon, no? We got actually Lloydy. Si Lloydy. Yata tayo na mamali dito sa mga pangalan. Correct. So, yun na. Yun na, guys. Nagkaroon ng sub. Dito lang napakita sa larong to na hindi lang kayo pwedeng lima. Pwede pa kayo magkaroon ng sub. Six, which is ang laki din ng inaambag sa isang team. Yeah, kasi naglalaro nga sila ng mga series. Actually, that is to describe the nature of how series are done sa mga ganitong competitive gaming scenarios. Pero, ayan, ikalawang turn tayo ng badge. Sige, pare. Dito ng STIE Olympians, ng E-Olympians ay ang Lolita. Isang makunat na babae. Ang ganda ng kanyang ultimate din. Malaking setup din ang dinadala niya. Ayaw na ayaw ng STIE Olympians sa mga frontline. Yung mga tank. Kumbaga tinanggal na talaga nila dito. Baka yun yung nakita nilang weakness nila nung game number one. So, tanggalin natin yung mga tank, mga tol. Habang sa kabila naman, Happy Feet Emperors, banning the Esmeralda, tatlong mage. Yeah, I was starting to think nga na pipiliin ng Happy Feet Emperors yung Esmeralda, pero hindi. Para sa kanilang magician, ang pinili pa nila isang assassin din. Actually, they have two mage assassins here, parang yung Anjin. That is the Selena at yung last pick, Gushon. Si Gushon. Mga kaibigan, mga kapatid, makikita pa natin the first ever, ang pinakaunang bayani ng Pilipinas. Naku po, bayani. Eto na ba yun? Ating wika. De, joke lang ko yun. Bayani. Hirayan. Bayani. Pero joke lang pala ko eh, Shinbu. Salaga ng payapaan. Shoutout sa mga 90s kids. Ay, ganda, no? Eto na, may alam mo yung isang best episode nun? Yun ba yung nagta-travel sila? Hindi. Yung sa akin yung ano, yung bayaning bata, yung earthquake. Nagkaroon ng earthquake, tapos bumalik sa school, tapos niligtas niya yung mga classmates niya. Siya ang bayani. We need more of that. Guys, kasi, kaya namin sinasabing bayani since
hinover po kasi kanina si Lapu-Lapu, isa pong hero na nasa ML. Character po siya, character po sa laro. Hindi kami gumagawa ng reference stage damage out. Paring Manji, I'm actually very curious about the health card sa totoo lang. Yeah, okay naman ang health card sa totoo. Paring Manji. And remember na ang mga assassins kasi ngayon, Paring Manji, malaki na yung gold. Dahil sa roaming item. Hindi dahil sila yung nag-roaming item, kundi yung mga support, sila yung susuot ng roaming item. So yung gold sa buong mapa, mas lalong nabibigay sa kanila. Wala nang cashier dyan mula sa support. Yes. Pero the thing here is that I don't see Hellcurt countering anyone heavily. Yeah. Kasi Hellcurt, yung pinaka-purpose talaga ng Hellcurt team, pag nagpagabi ka, ang pinaka-nawawala sa kalaban, yung auto-attack. Correct. Hindi sila nakaka-auto-attack. Yes, yes. Eh, wala namang masyadong auto-attack based or dependent na hero dito. Sa side ng Happy Feet Emperors. More spellcasting sila eh. Baka si Gusion ang gusto nilang maano dito. Para hindi makapwesto. Mawala ng lakas para hindi makapwesto. Hindi makaamba, hindi makatutok ng maayos ng daggers na. Correct. Okay. Kasi guys, si Secret dito as the Hellcurt, ang kanyang ultimate dito ay magpapagabi, papadilipin ng buong mapa. Pero mamaya natin yung makikita as si Chico ang gagamit ng Joe. Chico as the Kaja. Chester. Oh, but wait a minute, there's going to be a semi-clash. Oy! Doon sa baba na Gusion nga yung nawala. At sabi ko nga sa iyo, Paring Manjin, na lagi at sa lagi yung STIOE Olympiads ang may lamang sa simula. Okay, continuing the rundown. Si Deja Vu ang gagamit ng Kagura dito, Kuya Shin. At siyempre sa right side naman, Cram here onto the Akai Loiter and Gusion Arbe for the Sams, Mr. V on the Digi at MB para sa Selena. So medyo naubusa, unang sapak ang side ng STI Olympiads gamit si Secret na naman dito yung sinabi nating Vita sa side ng STI Olympiads. Pero si paring Deja Vu, which is Vita din, nakakuha ng extra gold on their side. And actually, paring Manjin, in-update na rin pati yung crab na yan, no? Updated yung crab na din. Yung crab na sa gilid, dati 150 gold yan. Ngayon 100 gold na lang. 100 na lang. Oo, kasi syempre ina-adjust nga yung gold sa buong mapa. Correct. Kasi nga dahil doon sa roaming items, mas marami na yung gold sa lanes. Dati alam ko 300 nga, Kuya Shinbu. 150. 150. 150. Oh. 150. Oh. Pinababaan na talaga. Way back yata 300. Pero ngayon 150 na lang. So ano nangyari dito, Kuya Shinbu? Medyo nakabawi ng bahagya. Napausap lang tayo, biglang napa-left jab na. Happy Feet Emperors. Yeah, and malaki talaga yung lamang na pwede makuha. Turtle is taken in by the Happy Feet Emperors. So eto guys, yung Happy Feet Emperors dito nakakuha ng micro objective, which is the turtle, na nagbibigay sa'yo ng experience at ng onting gold. Yung experience guys, ayan po yung kulay yellow. Ayan, nakikita nyo. Na number 9. Yan yung level. Oo, kada experience na nakukuha mo, tumataas yung level mo. Pag tumataas yung level mo, dumadagdag yung skill points mo. Oh. Yung skill mo na sinabi natin kanina, yung skill 1, 2, 3. Lumalakas yun lalo. Lumalakas yung lalo. Kada level mo. Oh. And also, the turtle buff pala mga kaibigan na nakuha doon ni Lloydie on the Gusion, meron yung buff na nagpapalakas, nagbibigay ng dagdag na sa'yo lalo. So expect itong Gusion natin, itong si Lloydie mula sa Happy Feet Emperors to gumawa ng play bigger dummy. Correct, parang ganito, hinila dito si paring Chester, naglalagay ng mga free stars si Mr. B, pero Lloydie will actually pop his ultimate. Magiging kandesi siya palayo. Sa totoo lang, nag-aantay siya ng lalapit sa kanya. Pangat doon sa flash. Binibait lang nila yung digi para patula ng mga membro dito ng E-Olympians. So parang medyo may galaw talaga ngayon. Ang Happy Feet Emperors dahil lang siya shaken din and bacon. Pero pumasok si paring Gico dito. Will pop his first kill at the Ring of Borgia, pero may hila si Mr. B. Sobrang mali siya doon. Napuwing kaibigan. At the tower time siya, pinap niya yung divine, yung kanyang circle. Actually, under the turret range, eh, hindi niya nabilang. Doon, siyempre, yung reverse time ng Digi, gera kagad sa taas. Wala nga ngayon ng Gusion na wala. 1-for-1 ang palitan ng UE Olympians at ng Emperors. After mapuwing ni paring Kaja dito, biglang na paano naman, nag-asim ng bahagya si paring Lloydie, kasi akala niya wala ring support. Pero in-underestimate niya yung damage na meron ng SA Olympians. But still, Kuya Shinbu, looking at the minimap, medyo parang nakokontrol pa rin ang Happy Feet yung laban. Oh, paring Manjin. Well,
Mga kapatid, makikita nyo na hindi ganun kalaki yung lamang dito, pero talagang minimum ang magiging basehan natin. Oo. It will be a different story kung sino man ang makakuha ng turtle ngayon sa ng pangalawa natin. Ito na naman si Jiko, umaamba na naman, pero mukhang sabi niya hindi na ako mapupuwi ngayon. Tore muna ang ating first target as Jiko and company will be rotating doon sa bandang turtle feet, turtle pit. Yeah. Kuya Shinbu, sabi nila kami naman ang babawi. Kunin natin ang XP, kunin natin ang gold, ibigay natin kay Deja Vu. At kitang-kita mo, ang laki ng respeto ng Happy Feet Olympians ng Happy Feet Emperors dito, sorry. Hindi siya basta-basta lumalapit dahil sa Kaja. Oh, hindi na naman ang gold yung Kaja. Na ano, napuwing lang. Okay, napuwing. Oh, napuwing. Lagi napupuwing si paring Jiko dito. He goes for the flicker. Pero parang sabi niya, teka, parang nasa mali ata pag-linash natin. Kaya again, nawalan ng extra ability ang STI Olympians. At ganun, nagiging agresibo ngayon mga membro ng Happy Feet Emperors. Hindi sila basta-basta lalapit. It's actually the Kagura checking in the Selena sa may bandang taas. And that is a kill given for the Olympians. Yun na nga. Pero Kuya Shinbu, medyo tabla ang ating laruan STI Olympians. Pushing in the top lane, but Happy Feet Emperors maintaining their composure. Sabi nila, walang flicker si Jiko, idiretso natin yung dito sa bot lane. And they're denying so much gold din para dito sa Hellcurt sa baba. Ngayon, tutulak sa gitna ang mga membro ng STIE Olympians. Palitan lamang ng Torre, pero remember that there is an inner bottom lane turret na nakuha ng Emperors. So, kahit papano, kahit dalawa nakuha ng STIE Olympians, mas lumalapit sa long-term goal objective ang Happy Feet Emperors. Oo. Pero sabi dito ng STI Olympians, wait ka lang, Kuya Manjin. Si Chester, magpupush ng bahagya dito. Si Nakram at si MB, magabol ng onte. Kung iisipin nyo, Happy Feet Emperors, puro amba ang ginagawa nila sa laro. Oo. Kasi nga, nire-respeto nila yung Kaja Pero yung Kaja kanina pa flicker, nang walang ult. Tataka talaga ako doon. And it would be a different story. Might be misunderstanding something lamang din. And wala rin naman tayo nakikita pang naiipit ng Akai. Oo, so medyo hindi pa lumalabas yung tunay na potential ng mga players sa larong to, Kuya Shinbu. Pero Chico, ang ganda ng sipa! Actually, finish check yung paa. Oo. Ni Chou. And again, the face check, guys, means lumapit ka sa mga brush na yan nang hindi mo alam kung nandun yung kalaban mo. At yung sipa ni Chico dito, pare, parang pang black magic. Ay, oo. Pag ginawa mo yung black magic, crush ka ng mga bata. Oo, instant ganun. Instant ogi ka sa school. Actually, meron pa ng ending sa black magic na ano eh, sisipain mo ng malakas para yung taya, siya yung pupulot na malayo. Pero by the way, ako kung papapiliin ako ng tempo player, sabihin natin X-Factor sa STI Olympians right now, is si paring Chico. Kasi laging shoot yung mga Way of the Dragon niya. Itong Bruce Lee na to na medyo makunat-kunat na din with the Athena Shield ko yung Shinbu. Yeah. But still, Happy Feet Emperors, nakabawi sila ng bahagya dahil nga si Lloydie ang kanilang pinapalakas. Remember, BOD, the Blade of Despair is still available for the Hellcurt here. Niwala pa nga dead yung Hellcurt natin. Mm-hmm. Biggest threat being is that of Lloydie here on the Gushun nga. Tama nga dyan, paring Manjin. But still, the lead here is onto the side of STIE Olympians. But that is a lead na hindi ibig sabihin madaling pwedeng mabawi. Dito na ba pumapasok, Kuya Shinbu, yung reason why binan ng E Olympians yung mga tanks? Kasi wala nang humaharang sa kanila. Yeah. Speaking of barang, Chico dito, grabe, at shaken and bacon. Shaken and bacon. Ang daming na ibatong mga spes doon na hindi tumama. Sword spike, hindi. Even actually, nakita ko yata, auto-attack lang. He's not within the range there of the reverse time, boy. Yes, tama ka. Nako, Kuya Shin. Eto, Chico, gusto niya bulmak magic dito. Pero man, STIE Olympians getting the top lane. Meanwhile, Chico, actually, ginawa niya dito yung sacrifice play para mabigyan ng space ang STIE Olympians. Ay, nakupo ang layo nun, max range na arrow. There's the standing, tapos swapping. And again, sabi na Rosu, umbrella, flee, patakas, arrow! Deja Vu! Yeah, buti na lang inabutan ng reverse time. At takbo dito, mga membro ngayon ng STIE Olympians. At dun sa may bandang gitna, bumaba na, pero wala pa rin tumama. And that would be the callback para sa laban na yun. So, Kuya Shinbu, itong sa side ng Happy Feet Emperors, pick off ability ang kanilang main damage, ang kanilang main play dito. Yeah. Dahil doon sa arrow na sinasabi nating may stun, because of that instant na
napatumba si Deja Vu dito without any help sa kanyang kampe. And ang nangyayari, STI Olympians, humihiwa-hiwalay. Yeah. Humihiwa-hiwalay, they're just pressuring the map. Pero sabi ng Happy Pit Emperors, hindi. Hiwa-hiwalay kayo, sama-sama puwersa kami. And paring Manjin, mga kapatid, hindi malabo na maging even by the late game. Itong sitwasyon natin sa ating laro. May lamang nga po mga taga STIE Olympians. Oo. Pero 3,000 lamang yan. And I actually have doubts, paano rin tatapusin to itong laro natin. I think there's a demand for Chico to really step up. And even Chico to make that knock up, no? Yes. On that show. Kasi yes, yun yung mga nakikita kong pick options para sa kanila. Oo. I don't expect the Kagura and the Hellcurt to come in first. Ang mahirap kasi dito, Kuya Shinbo, ang galing ni Mr. V for the side of Happy Feet Emperors to put in the reverse time. Oo. Na may nahihila siyang kalaban na sobrang importante. Yun ang pinaka gusto mo sa isang digi. Digi. Oo. Yeah. Tsaka bukod doon, di ba Kuya Shin, tinanggal ng STIE Olympians yung mga tank na pwede pang box out. Si Mr. V, using the digi, yung kwago dito, naglalagay ng mga bomba na pwede ring pang zone, pwede ring pang box out. You want to actually think twice on boxing out, pero actually, pag ni-review natin yung item, if magic resist items will be available para sa STIE Olympians, they can be the damage mula sa mga cores dito. Boy pa, hindi na. That's gonna be the digi getting us lay on sa the Lingamar na hindi nasakyan ang kanyang kabayo. Again, Mr. B, but meanwhile, dito in the bottom lane, there's Chico and Secret actually picking off the TAM. So, there is the pressure once again for Happy Feet Emperors, but you still want those pick-offs sa side nila kasi kahit papano na even nila yung trade as MB running for his life. Lumaban na lang, Kuya Shin. Okay. Shaking and baking. Yan ang takas yan, mga kaibigan. Lakad na lang yung Selena, not going for the resist there and also onto the terrain dodge. Pero Clam, 1,000 pounder palayo at also Hurricane Dance palayo mula kay Chico, Chico, Deja Vu at mukhang makukompleto niya ang takas dito. Kompleto sa takas si Panda Clam. Pero Kuya Shin, what's done is done. Damage is still the key for the side of STI Olympians as they are now going for the Lord Objective. Sabi nila, sige, na-psycho na natin sila, na-loko na natin sila. Kung saan sila pupunta, kuha tayo ng Lord. Chico talaga ang nagbigay dito ng key openings para sa side ng STI. Very interesting, paring Manjin. Puro magic damage yung nagagaling mula sa Happy Feet Emperors. Correct. Pero isa pa lang ang Athena Shield ng STI Olympians. They really invested more onto the damage. They're building offensively ngayon sa mga items nila. And ngayon pa lamang nagsisibuan yung STI Olympians na kanilang parang path towards victory. Athena Shield. Athena Shield. Silencer Rome is actually binubuo na. Pero inuna pa ni Secret yung Circus Fury. Ang sinasabi lang dito ni Shinbo, ladies and gentlemen, sa laro po kasi ng ML, meron kang magic damage and physical damage. Karamihan po ng damage dito ng Happy Feet Emperors ay puro magic damage. So paano mo kukontrahin yun? Dito na papasok yung theory-theory ng items. Bibuild ka ng mga items na nagnenegate ng magic. Nagpapabawas ng damage. Kumbaga, kung physical damage, ang pambawas doon, armor. Armor. Kung magic damage, ang pambawas doon ay magic resistance. Correct, yun po yun. So, medyo may hirapan silang patumbayin si Chico dito dahil meron na nga siyang Athena Shield na ipapasok ngayon. Pero ngayon, nandito si paring Lord. There's the pressure coming up from STI Olympians. Chico, shaking and bacon. Yeah. Pops that chumpo. He wants his way of the dragon. Pero binabaksot nyo lang si Mr. V as STI and company getting the third turret. Yeah, nagpagabi ka agad dito and that forced out actually the Hurricane Dance coming in from the Akai. Arrow sa muka dito. Kaagad na ang Kaja and that would lead the minion wave also against Happy Feet Emperors sa bottom and inhibitor turret taken down. Ay nako, grabe, ubos ang torre. Ladies and gentlemen, Chico, masisipain niya dito pero kinagat-kagat siya pero still ang tanging pita si paring Chester as STIE Olympians even may na weakness nila. Yeah. Oh, yeah. Oh. Look at that. So again guys, yung mga main course dito ng Happy Feet Emperors is si paring Lloydy at si MB. Yung course po yun yung mga nagde-deal ng malaking damage.